Kung ano ba ang puno, siya rin talaga ang bunga. Itong astig na daddy na aming nakilala na mana ng kanyang buong pamilya, ang pagiging astig at pagiging kampiyon sa sports na tinatawag na Enduro Cross. Paano ba nakumbinsi sila, misis at mga kids na mahilig din sa buwis buhay na larong ito? Alamin natin ang kakaibang trip ng hobby ni daddy, hobby ng family. Hindi sila magbabarkada, pero lahat magkakalaban sa karera. Sila ang pamilya Mendoza, kilalang Team Durugan sa San Jose del Monte, Bulacan. Ang pamilyang kampiyon sa mundo ng Enduro Cross. Nagulat po kasi hindi ko po akalain na buong pamilya po sila na nagmomotor. Sobrang daming humahanga po sa kanila. Parang bihira lang po kasi makakita sila ng isa pong buong pamilya na nagkaharera po. Kaya sobrang nakakahanga. Ang padre de pamilya na si Mang Ople, ang pasimuno ng lahat. Siya ang nagmulat sa kanyang mga anak at asawa sa larong off-road racing. Aminado siya na late bloomer siya sa larangang ito. 2012 noon nang mamulat at maengganyo si Mang Ople sa karera ng mga motorsiklo. Dinadayo ho yung lugar namin ng iba-ibang lugar na pagmumotor. Ginagawa po nilang trail site ang aming barangay at lugar po ng San Jose del Monte. Noon hong ako nagkaroon ho ng bisikleta sa pamamagitan ng nanay ko. Natutuwa ako magbike. Nangarap din ho ako na matutong magmotor. Dahil pursigidong matuto si Mang Ople, nagtatabi siya ng pera sa kinikita niya sa pagbebenta ng uling at mga prutas. Nang makaipon, agad siyang bumili ng motor. Kahit nakabota lang, nag-iensayo si Mang Ople ng iba't ibang exhibition sa bakanting lote. Kasama ako sa kanila, lagi nila akong pinagtatamanan. Ngayon, tinitingnan ko lang yung ginagawa nila. Sundan ko pagkatapos hanggang sa... May pakarera daw sa Montalban. Naglakas loob ako. Nung dalawa naming kaibigan na sumali ka ako tayo doon. Ayun o, nag-umpisa yung hilig namin. Nakakapwesto-pwesto. Sa sports na enduro, hindi raw kalakihan ang kinikita sa bawat kompetisyon. Koneksyon at pakikipagkaibigan ang isa sa mahalagang nakukuha dito. Ito ang ginamit ni Mang Ople para mas makabenta siya ng kanyang paninda. Kahit daw walang bayad muna, okay lang. Basta bigyan lang siya ng motorcycle gear gaya ng pinaglumaan na boots at jersey. Nakikipag-meeting ako sa mga kaibigan ko sa may kamayan. Dadalaw ako ng santol doon, tapos atsara para meron akong pambili ng lesa ng motor. Pagkatapos mga pinagpalitan nila, pinamimigay sa amin mga taga-bundok dito. Sa wakas, nakasali na si Mang Ople sa iba't ibang kompetisyon ng Enduro Cross sa Bulacan. Naging pambato siya sa iba pang bayan at mga probinsya sa Pilipinas. Kung sa kompetisyon, no, baka akong lagpas na sa daliri ng paa ko tsaka sa kamay ko eh. Sa hindi ko na rin nung matandaan. Ang trophy ko mahigit ko isang drum na rin. Pag may nangihinging ako, binibigyan ko na lang. Habang lumalaki naman ang kanyang apat na anak, palagi silang naisasama ni Mang Ople sa bawat karera na kanyang sinasalihan. Ang panganay na anak na si Kikay, kahit babae, naengganyo sa paboritong extreme sports ng tatay niya. Nung bata po ako, hindi po ako nagpapaturo sa kanya. Kung ano po yung ginagawa niya, ginagaya ko po. Tapos sa bike po, wala pa po kasi kami nun dati. Ano po, nangihiram lang po ako ng bike. Yun, tapos nung nangihiram po ako ng bike, marunong na po mag-balance. Tapos nung na po ako, 10 to 11 years old, natuto na po ako mag-scooter. Tapos nung natuto po ako mag-scooter, pinapakilaman ko na po yung mga motor ng lolo ko doon. Tapos ginagamit ko na po kahit yung may mga D-clutch po. Sa edad na siyam, nakasali na siya sa mga karera. Noon, wala pang kategorya para sa mga babae. Kaya si Kikay lumalaban sa mga lalaki. Pero hindi siya nagpadaig sa mga brusko niyang katunggali. Ang una niyang laban, aba, second placer agad.
Ang galing mo, girl! Excited po. Parang gustong-gusto ko po talaga. Tapos doon po, nagtuloy-tuloy na. Doon sa, nakompleto ko na po yung, ano, yung podium na 1 to 5. Hanggang sa consistent ko po ng second pataas po. Ang mga kapatid naman ni Kikay na sina Kikoy, Bugil at bunso na si Apple, sumunod na rin sa yapak ng kanilang tatay at ate. Noong una, naghihiraman pa sila ng mga gamit makapaglaro lang sa loob ng racetrack hanggang unti-unti nakukumpleto na nila ang kanilang mga gear. No, nag-start ako magmotor nung pandemya, siguro grade 11 ako noon or grade 10. Nagtuloy-tuloy ako hanggang sa, yun, nakilala kami magkakapatid, gumawa kami ng grupo, eto nga yung Team Durugan. Kahit na delikado ang larangang pinili ng magkakapatid, todo suporta si Mang Ople at kanyang may bahay na si Charlene. Hindi po ako nagbawal talaga, gusto talaga nila. Sinuportahan ko rin po talaga sila sa lahat ng gusto nila. Kasi yung papa nila, idol po nila. Tulad ng kahit anumang sports, kadikit ang panganib at kahit ang magkakapatid, hindi yan naiwasan. Si Kikay, minsan nang nabalian ng kamay, nabiyak ang paa at ang pinakamalala, nagkaroon ng hiwa sa ulo. Si Kikoy naman, nabutas ang kaliwang binti nang tamaan siya ng motor stand ng kanyang kalaban. May durog na buto na rin siya sa kanyang kanang balikat. Ang pinakamalalang nagkaroon ng injury ay si Bugil. Ang kanyang collarbone kasi ay nabali. Kahit halos buwis buhay ang kanilang pinagdadaanan. Kapag sinabi ko, kailangan, totoo. Walang dagdag, walang bawas, walang kasinungalingan. Galit kasi ako sa manloloko, sa sinungaling at sira sa salita. Ang lakas maka-unprofessional ng walang integridad. Ganon din dapat sa pagpili ng sabon para sa mukha at balat ng sarili nating katawan. Dapat sigurado, dapat kumpleto, dapat epektibo. Kaya ang payo ko sa inyo, huwag iasa sa mga bulero ang kutis na pinapangarap ninyo. Dito kayo sa may kredibilidad, integridad, proven and tested, Skin Pro. Hindi raw sila papipigil sa sports na kanilang nakahiligan, kahit delikado. Hindi kami pinilit na magmotor kami ng ganito. Kumbaga, kusa namin siyang nagustuhan. Kasi simulat sa pool, nung kumakarera yung papa ko, sumasama kami. So parang para sa amin, parang ang sarap pala. Ang bunso nilang si Apple ang binabantayan ng magkakapatid. Dahil mas matatanda sa kanya ang mga nakakalaban, inaalalayan nilang tatlo si Apple. Naisip ko po namin, dati po, laging nanalo tatay ko. Pinapangarap po ako rin po, sana manalo. Lalong nakilala ang Team Durugan maging sa labas ng karerahan sa Bulacan. Dahil sila lang ang magkakapatid na sumasali sa category ng off-road racing. Maganda ang kanilang estratehiya. Kahit magkakalaban sa racetrack, kapag nauna na ang isa sa kanila, susuportahan siya ng tatlo para sure win at makuha nila ang first, second at third place. Pag nauna na po yung kapatid namin, hindi na po namin ino-overtaken. Bagus, sinusuportahan namin yung takbo niya para lumayo po. At alam nyo na ba ang latest? Nainganyo na rin sa pagmomotor ang kanilang nanay. Nagpaturo na rin siya sa pagsakay sa dirt bike. Pero hanggang sa pagpunta sa palengke muna siya magmomotor. Step by step muna daw. Sinasamahan ko po sila. Kahit saan po sila ako marera, nandun po ako. Ako nag-aasikasa ng mga gamit nila, ng pangangailangan po nila. Laging nasa tabi lang po nila ako. Maipapayo ko lang sa inyo. Padamihin nyo yung kaibigan nyo. Pagkatapos lahat naman yan nandyan sa paligid nyo. Basta yung pagiging mabuting tao huwag niyong kakalimutan. At siyempre, lagi naman ako nakasuporta kahit na papaano. Mag-aaral pa rin kayo ng mabuti. Ganun lang. Ang extreme sports na ito ang nagbubuklod sa pamilya Mendoza. Ito ang nagpapatibay sa kanilang samahan at pagmamahalan. Sa bawat talsik ng putik at laban sa racetrack na kanilang napagtatagumpayan, mas nadarama nila ang pagkakaisa nilang pamilya.
ipinangako nila sa isa't isa gaya sa Enduro Cross, sama-sama rin silang lalaban kung anumang pagsubok ang dumating sa kanilang buhay. Kampante silang malalagpasan ng lahat dahil ang best coach nila, ang kanilang best tatay at padre de familia, si Mang Ople. Huwag nating kakalimutan, the dark secrets of our body. No more dark secrets because meron na tayong kilikilikit. Ayan. Kilikilikit has the deo roll-on sa loob. May window na rin para hindi na rin ninyo buksan, pero ipapakita ko sa inyo, ha? You have the deo roll-on for day. And hindi tulad ng iba na nakakaitim daw ang antiperspirant nila, ito nakakaputi by day. And at night, para manuot ang whitening, you have the Kili Kili Underarm Serum. Yan. Pagmalinis sa malinis na ang Kili Kili. Kung di pa kayo pumuti dito, ewan ko na lang. Okay? So, double action na yan for your Kili Kili.